sa pamilya ng ipipang sa panaran. Sa mga mata talagang pinagkulan kaya ng magic at saga. Hindi ka pinag... Gaya, isang beer nga. Ay, saglit lang po. Tay. Gawin mo ng dalawa. Sige po. Celebrate natin yung pagkakapromote ko. Ra! Ano bang naging problema, Tay? Wala naman. Tulad lang rin ng dati. Nagkamali ako, David. Lalong humirap ang buhay ko nung inuwi ko sila na dito. Pero wala na akong magagawa, nandiyan na yan eh. Kaya ikaw, ang pangarap ko lang sa'yo, eh sana magkaroon ka ng maayos na pamilya. At kapag nagkaroon ka, ang gusto ko, alagaan at mahalin mo sila ng tama. Ang maayos. Talihan niyo! Oh! Epoy! Ano nangyari sa inyo? Nakarinig kami ng putukan sa labas, ha? Ayos lang ho kami. Hindi po kami nasaktan eh. Ako, bakit ka lumalabas ng basta-basta? Pasensya ka nala. Kailangan ko lang makisigurado na hindi nila tayong matutuntun dito. Asan sila? Wala na ho sila. Wala na ho kayong dapat ipag-alala. Wala na yung mga tao ni Sir Pablo. Anong ginawa niyo? Mambuda, niligaw ho namin. Nakalis ho sila dito. Ako, siguraduhin niyo lang na hindi na yung babalik dito, ha? Hindi na ako yung babalik dito. Sigurado ko kami. Grabe ka. Hindi ko kalahin tutuluyan mo yun. Binaril mo eh. Sigurado ko bukas lulutang sa dagat. Paano kung ano? Tao talaga ni Pablo yun. Kasi sabi mo, di ba, iba ni amo nila dati. Palagay ko, hindi makatauhan ni Pablo yun. At sino? May kinalaman kay Mocha. Yung isang lalaki na nakalabang ko, may sinabi sa akin. Hindi daw si Alberto ang pumatay kay Mocha. Eh di sino? Hindi ko pa alam, Bubbles. Pero para sa akin, isa lang importante ngayon. Patay na si Pablo. At napag-iganti na kita. Ano? Pinatay mo si Pablo? Pablo, alam mo bang ginagawa nito ni Tanggol? Oo. Alam ko. At sa mga katulad ni Pablo, yun ang nararapat sa kanya. Pero Tanggol, kung patay na si Pablo at hindi na siya sumusunod sa atin, sino yung mga sumusunod kay Emo? Hindi ko rin alam, Bubbles. Huwag mo nang isipin yun. Dahil isa lang natitiyak ko sa'yo, nakaganti ka na. Sigurado ba hindi ka nakilala nung pinatay mo si Sir Pablo? Sa palagay ko, hindi. Inaral ko ang lugar. At sinigurado ko na nasira ko ang lahat ng CCTV. Tanggol, paano kung yung pamilya na niyo bumalik sa atin? Mamaya, balikan tayo! Oo nga, Tanggol. Paano kung balikan tayo ng pamilya niya? Kilala pa naman nila ako. Sino nakakilala sa'yo? Hindi ko alam, yung lola lang niya lang nakita ko dun. Tsaka... Wala naman pakialam sa akin yun eh. Kasi sinabi ko naman sa kanya yung totoo na hindi naman ako mayaman. Tsaka, ang pagkakakilala sa akin, Samantha, hindi Bubbles. Ang mabuti pa, huwag muna tayong bumalik sa dating yung bahay. Dito muna tayo. Dito, sigurado ligtas tayo. Wala na si Pablo. Pinatay siya. Ipaghiganti mo ang apo ko. Ipaghiganti mo ang anak mo.
Ingrid, eh, masakit dito. Wala na akong nakikita ang saya at pag-asa sa pamilya natin. Nay, ang problema, lilipas din yan. Huwag lang talaga babalik yung mga tao nang dadala ng problema. May hindi matatapos yung problema natin dito kapag gano'n. Okay, maglala tayo. Malapit na. Malapit na tayo yung maman. Konting ipon pa tayo. Makakalipat na tayo sa magandang bahay, sa tahimik na lugar. Sana nga magkaroon pa ng katahimikan ng pamilyang to. Pero anak, alam mo, sa pamilya mo lang ikaw may responsibilidad, ha? Hindi sa amin. Siyempre, dahil gusto ko naman suklihan lahat ng sinakripisyo niya sa akin. Ano ba naman yung ginawa niya sa akin? Salamat, David. Ikaw lang talaga ang natatanging matinong miyembro sa pamilyang to. Papahinga na ako, ha? Pahinga ka na rin. Congrats, Tay. Salamat. Alam mo, mabuti pa, umuwi ka na para makaligo ka, tapos makapagpalit ka. Ahatid kita, ha? Bakit? Tumabaw ba ako? Hindi mo na ako mahal? Kahit gano'ng ka pakaasig, mahal na mahal kita. Nanay mo. Sa kwarto po. Bakit ba ganyan ang buhay ng tao? Mayroong mayaman, may api sa mundo. Kapalaran kung hanapin di matatuan. At kung minsan lumalapit lang di
Pasensya na. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na pagkikanti kay Pablo. Gusto ko sana ako mismo yung makakapatay sa kanya. Gusto ko maranasan niya yung hirap na dinanas ko. Hindi mo na kailangan gawin yon. Nagbabagong buhay ka na. Huwag mo na ulit ilagay sa kamay mo ang batas. Babos, may pagkakataon ka na para ayusin ang buhay mo. Sinaksak ko nga yung mga dayo kanina. Pero hindi ikaw ang pumatay sa kanila. Kalimutan mo na ang masamang nakaraan mo. Pero tanggol, gusto ko rin naman magbagong buhay kay. Sana pinaubahay mo na sa akin yung paghihiganti. Sa akin naman may atraso si Pablo, hindi naman sa'yo eh. Wala na, Bubbles. Sira na ang buhay ko. Kahit anong gawin kong pagbabago, dito talaga ako hinihila ng tadhana. Hindi yung totoo. Kaya mo pa rin magbagong buhay. Bubbles. Pinapangako ko sa'yo. Walang kahit sino man ang maaaring manakit at mangapi sa'yo. Ngayon may baril na ako. Ako magiging protektor mo. Tanggol. Paano ka magbabagong buhay? Tsaka saan mo ba nakuha yung baril mo? Hindi mo na kailangan malaman yan. At huwag kang mag-alala. Hindi ko yung gagamitin para manakit sa mga pinatao. Gagamitin ko yun para dipensahan ang sarili ko at ang lahat ng mga taong nahabi. Bahala ka. Basta tanggol, ingatan mo naman yung sarili mo. Ayokong mabalitaan na mamaya pinatumba ka ng kalaban mo. Hindi mangyayari yan. Marami na akong pinagdaanan. At ngayon magsisimula pa lang ako. Bubbles, kasama ka sa mga pangarap ko. Salamat, Tanggol, ha. Sobra-sobra na yung ginagawa mo para sa akin. Grabe yung sakripisyo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ko hayaan na may mangyaring masama sa'yo. Lagi lang ako nandito. Kahit mamatay pa ako para sa'yo. Gusto ko lang malaman mo na mahalaga ka sa akin.